Good morning, class. I'm Professor Denden Obra. I'm certified security professional and a registered criminologist. So, we're gonna discuss the introduction to Philippine criminal justice system. So, as compliant with the new curriculum of criminology, and we're gonna have to discuss intro to CJS per to topic per topic. As we've been using the formal and the yung sinasuggest ng chat sa as compliant with the new curriculum, so yun, we're gonna have to discuss the topic number one, so and so forth. So yun, let's start. So, our topic number one is the concepts of introduction to criminal justice system. So, I am aware, na our students are freshmen and we're gonna have to use jargons and words na maiintindihan ng mga freshmen. Kasi di ba pagka mga third year na yun o fourth year, kahit gumamit ka na ng mga words na connected na siya sa ibang subject. So, maintindihan. So, ito, iintindihin natin. So, itatagalog natin kung kinakailangan para mas madali siyang maintindihan ng mga estudyante. So, our objectives to this topic is at the end of the lesson, the students are expected to explain the concept of criminal justice system, appreciate the functions of five pillars, and understand the various terminologies used in studying this course. So, yeah. So, criminal justice system, as a general, so it's a machinery which the society uses in the prevention and control of crimes, and it may also refer to the totality of activities of the law enforcers, the prosecutors, the judges, the corrections personnel, as well as those of the mobilized community in the prevention and control. So, yeah, as what we have read, criminal justice system, ito yung makinarya ng lipunan na ginagamit natin para ma-prevent natin at ma-control natin yung mga krimen. So, criminal justice system, ginagamit lahat ng means para makontrol natin ang krimen. Kasi crime is part of the society. So, criminal justice system, we are aiming to control and prevent, di ba? And it prefers na yung total and collective effort ng mga police, law enforcers. Di ba pag sinabi natin law enforcers, it's not about the police. It's also the PIDEA. Yung mga tao na nag-e-enforce ng batas. Yung mga person in authority na nag-e-enforce ng batas, sila yung mga enforcers. The prosecutors, di ba? Ang prosecutors, si law enforcers, pag nagsampa na siya ng kaso, di ba, pina-file na rin sa prosecutors? And the prosecutors are the one who are going to view kung may probable cause ba yung krimen, di ba? And nasa mere discretion ni probation kung papaabutin niya ba kay judges. So, nasa trial court na yan. So, si judge ang maglilitis ng kaso, ng trial, sa harap ng korte, ng hostisya. And, upon for the trial and proof, there is a proof beyond reasonable doubt. There's a proof beyond reasonable doubt. Doon pa lang, 'di ba, nakukulong si si criminal sa corrections, the correction personnel. And also kapag nagawa na ni criminal ni convict yung na-serve niya ng sentence niya. So, dun pa lang siya namomobilize, di ba, sa community. Babalik siya ulit sa community. And this, yung community, yung sa labas ng kulungan, yung effort natin na tanggapin siya bilang ex-convict, we're gonna have to label siya. Kasi nakalaya na siya, di ba? Nag-serve na siya ng sentence. And, dyan din papasok yung mga trials na
kung paano siya tatanggapin ng mga tao. Kasi we are part of this machinery of the society. We are part of this criminal justice system. So, kasi kapag hindi natin nililabel ang isang ex-convict at tinatanggap natin siya sa komunidad, di ba, it's part of crime prevention and control. Kasi, hindi, dahil tanggap siya ng lipunan, hindi na siya gagawa ulit pa ng crime. Kung mag-apply siya ng trabaho bilang ex-convict at tinatanggap siya, di ba, hindi na siya babalik. He is not opted na magbenta ulit. O di ba, kung magtulak ulit ng shabu or what, ano pang crime, hindi siya magnanakaw o papatay kasi tinatanggap siya ng community. So again, criminal justice system is a machinery of the society. Lahat ng means na ginagawa ng society para makontrol natin at ma-prevent natin yung crime. Machinery of also the government. So, in theory, criminal justice system, in theory, so CJS is an integrated apparatus that concerned with the following. So, class, when we say integrated apparatus, it has maraming parts. It has, kasi criminal justice system has five pillars. And these five pillars are been working together. They are connected. Hindi makakapag-function ng mabuti ang isa kapag hindi rin nagpa-function. Para siyang haligi eh. Limang halikin ng isang bahay. So, kapag nag-collapse ang isa, isang pillar lang doon. May mag-collapse lang doon na pillar. Like, for example, the police. Then, the rest of the pillar ay ma-apektuhan din. Kasi it is an integrated apparatus. They are working together. They are connected with each other. So, CJS is concerned with the following. First, the apprehension. So, pag sinabi natin apprehension, yan yung pag-aresto. And nagfo-fall yan sa pillar natin sa police, di ba? Sila ang nag-apprehend. So, prosecution, tinitingnan kung may probable cause ba ang criminal charges na pinal sa kanila ng police laban sa isang erring na citizen. So, kapag nakitaan nila ng probable cause, ng basihan, ng dahilan, na dapat naman talagang litisin ito, pupunta na siya sa trial, di ba? Trial, paglilitis, lilitisin na siya. So, after ng trial, kapag napatunayan, beyond reasonable doubt, mapupunta na siya sa conviction. And conviction, yun yung ikukulong ka, nag-serve ka ng sentence mo. So, after ng conviction, it may be sentencing. So, kasi when we say conviction, it's not about yung ikukulong ka sa rehas. Kasi, paano yung mga baliw, di ba? May mga treatment sa kanila. Paano yung mga minor de edad? Di ba? Nilalagay sila sa mga juvenile detention. Pagka, ano naman, pagka sa mga baliw naman, sa hospital, di ba? So, and rehabilitating or correcting criminal offender. So, as one of the objective of infliction of penalty, punishment. Objective yan. Na hindi lang naman tayo nagbibigay ng parusa or punishment dahil gusto nating saktan yung citizen. Hindi siya ganon. Binibigyan natin siya ng punishment para ma-rehabilitate siya. Para makorek yung mali niya. Para maipala-ala-ala sa kanya na dapat may mga obligasyon siyang ginagawa bilang isang law-abiding na citizen. So, yun yung mga ano niya, concern ng CJS. So, next slide, class. So, dito na tayo sa goals ng CJS. Ano ba yung mga goals? Ano ba yung mga aim ng CJS? So, first goal is prevention of crime, of course. Diba? Kaya tayo may mga pillars. Kaya to ginagawa. Kaya to collected effort. Pinagtutulungan to ng mga police, prosecution, ng court, ng correction, and ng community para ma-prevent yung crime. Second is that to protect the members of the society against the crime. Third is to maintain peace and order. Of course, diba? Kapag ang isang criminal or has the tendency na kung mag-commit ng crime, diba? Pinapasok natin yan sa isang solidarity confinement, sa correction, diba? Para hindi siya
kukumit pa ng crime sa labas. So, it maintains peace and order. And, kasi kapag alam din kasi ng kapwa natin, citizen, na, ah, kapag nag-commit ka pala ng crime na rape, ikukulong ka pala ng ganito ang penalty. So, hindi na lang ako magkukumit kasi takot din akong makulong. So, it maintains peace and order. Diba? Suppression of criminality. So, nasusuppress, diba? Napipigilan, nakokontrol yung criminality. Kasi, as one of the theory of Emily Durkheim, diba? Crime is a norms. It's normal in society. So, we have to control it. Kung ganon, diba? And, 5, to review the legality of existing rules and regulations. So, law differs from different culture, different places, different topography. Nag-iiba-iba kasi yung batas. And, hindi lang siya nag-iiba-iba, depende sa lugar. Nagbabago siya. So, we have to keep ourselves updated sa mga batas na nagbabago, di ba? Katulad nung may bagong nilabas na law ang Supreme Court na kasi, di ba, para magkaroon ng solusyon yung problema na congestion, di ba? Sobrang congested na nung kulungan. Nilabas nila na yung mga hindi kayang mag-file ng bail ay yung mga may hirap nating kababayan na hindi sila makapagpiansa at nakulong na lang sila ng matagal doon dahil wala nga silang pampiansa kahit bailable naman yung case nila, kakalahati yung bail, di ba? Pero provided, di ba may mga rules din yun na I think less than 500,000 ang ano? Basta may mga ano siya, may mga exemption. So, yun. Dahil, at provided na first time offender ka, kailangan ganun kapag kailangan fall ka dun sa mga elements na yun. So, we have to review ourselves sa mga existing rules and regulation na pertaining sa ating CJS. And, sixth, the rehabilitation and reformation of offender. So, we are rehabilitating, reforming the offender. So, kasi diba, class, one of the weakest pillar kasi ng ating CJS is yung correction. Bakit? Kasi nagtitiis sila dito sa number 6 natin sa goal. Hindi nagagawa yung goal na ma-rehabilitate at ma-reforma yung mga offender kasi siksikan. Diba? Sobrang sa national bilibit pa lang, diba? 330% na ang congested rate. So, paano mo mare-reforma na magbago ang isang criminal offender kung siksikan, di ba? Kasi lalabas dun yung natural instinct natin na kailangan natin mabuhay. Di ba? Pag natutulog siya, nakatayo na. So, parang there's no room for improvement or there's no room for rehabilitation. So, di ba, naglabas ng bagong law ang ating DOJ na kapag indigent ka, pwede ka magbill ng 10,000 provided na hindi na siya bababa ng 10,000. Automatic 50% na yung bill ng mga indigent. So, kailangan mo i-prove yun sa ITR mo, sa kahit na anong documents na magpuprove na ikaw ay indigent and provided na bailable yung kaso mo. Yun lang yung, yun lang yung mga qualification. So, hindi siya papasok pag hindi bailable. Diba? Kailangan bailable yung kaso. And, kasi provided, kunwari, ang kaso mo is rape, and the suggested bail would be 100,000. So, kapag ikaw ay indigent, 50% na lang 50% yung mababawas sa'yo, so 50,000 na lang yung bail mo. So, malaking bagay yun, di ba? Na makakapag-bail ka at hindi mo kailangang makipagsiksikan dun sa jail. So, I think, okay na. So, next slide tayo. So, sino naman yung mga involved sa ating Philippine criminal justice system? So, we have three
First is the accused. So the accused, the most pampered party in the criminal case. So the accused is sabi nating superstar ng criminal justice system. Kasi si accused sa lahat ng stages ng criminal justice system, andun siya, di ba? Sa police, sa prosecution, sa korte, sa correction, at sa community. So siya yung bida dito sa CJS. Dahil si accused ay may contact sa lahat ng pillars ng criminal justice system, and he is the most involved here. At saka, di ba, as the law, as the government, ay so powerful. Kaya yung mga trial, lahat ng investigation, lahat ng proseso ng criminal justice system, it should be in favor of the accused always, di ba? It should be more lenient lagi sa accused. So, that's why he is the most pampered party sa criminal justice case. Criminal case. So, how about the victim, the second involved party here in criminal justice system, si complainant or si victim, di ba? Or sa case, she is the appellant. Si akusado doon is the defendant, right? So, he is the forgotten party in the criminal case. So, why? Bakit siya yung pinaka-forgotten party dito? Kasi, ang ating mga biktima, they're opted to think na, ay, hindi ko na lang isumbong yung krimen na nangyari. So, most likely, hindi sila nakakam into contact with the CJS. Diba? Most commonly, yung nangyayari, kapag na umaabot lang yun sa, yung case, umaabot lang yun dito sa criminal justice system, kapag public case, diba? Public crime. Kasi ang kalaban mo na is the people of the Philippines. So, kahit hindi siya isampa ni victim, personally, kahit isampa lang siya ng kahit na sino na may knowledge sa crime, pwede. So, kaya, ang biktima talaga at ang complainant ay ang forgotten party dito. And also, there are, parang na-set aside sila eh. Kasi pag nasampa na yung kaso, for instance, for example, crime of rape. So, crime of rape is a public crime. So, ang kalaban na ni big accusado dito is the people of the Philippines. So, the public. So, the ones na naisampa na yan ni victim, or kahit hindi isampa yan ni victim, yung case umaandar eh. Kasi nga, meron complainant doon, yung people of the Philippines. So, hindi na sila na-inform kung ano na ba yung process o asan na ba yung stages ng crime na sinabmit nila. Kasi umaandar siya kahit hindi mag-follow up na mag-follow up si victim. Kasi nga, siya ay public right. So, included siya ng mga case ng drugs, yan, rape, diba? Pinaka-example nun. Private crimes naman, yun yung mga crimes na kailangan isasampa siya ni aggrieved party mismo. Or hindi na siya aandar at all. Kasi kailangan siyang isampa personally nung taong na ano doon, talagang pinaka na-aggrieve doon sa ano. Example, yung mga concubinage, yung mga ano ba mga public mga private crime natin. Yung ano ba yun? Mga seduction, ganyan. So, hindi siya napoprosecute unless hindi siya final na aggrieved party. So, the last people involved here or parties involved here in the criminal case, of course, the people of the Philippines. So, he is the actual offended party. So, nangyayari lang to pag public crimes. Kaya nga, di ba, pag nagsasampa tayo ng kaso, ang nakalagay, yung, una muna yung defendant before yung appellant, di ba? Kaya merong Juan de la Cruz versus people of the Philippines, di ba? People of the Philippines versus Juan de la Cruz. Kasi, people of the Philippines, siya, tao ng Pilipinas na offended. Kasi it's very alarming. For instance, ang crime ng drugs, di ba? Kapag drugs in relation na yan sa drugs, so it's alarming to the public. Kapag, kasi it will have a effect to the general public provided kapag sa droga. Kapag ang isang tao ay nakatake ng droga, di ba?
naapektuhan na rin yung iba, nasisira na rin buhay ng iba, pwede mag-commit yan ng rape, pwede mag-commit yan ng kung ano-anong krimen, kasi high na yan eh. Wala na siya sa nagde-delusion na, wala na siya sa maayos na pag-iisip. So, ikaw, kahit hindi ka naman talaga personally kilala yung nagda-drugs or hindi malayo or hindi mo ano, feeling mo, offended ka. Apektado ka dito. Kasi who may knows na biglang makakaano yan, nakakagawa ng masama sa iba. So, it has a drastic effect. It's very alarming. For instance, yung rape, na masyadong ano yun, kahit kahit ni-rape sa ibang lugar or hindi mo naman talaga kilala, you're feeling mo talagang ano siya eh, alarming na siya para sa iyo. So, kaya siya naging public right. Kaya ang mga kalaban ng mga ano niyan sa mga cases in people of the Philippines. So, next slide. Naman tayo, ma'am. Next slide. So, dito na tayo, no? Ito yung chart ng Philippine criminal justice process natin. So, mag-start tayo para mas maintindihan natin. Tatagalugin ko siya, no? Para mas madali siyang maintindihan. So, class, ganito yan. Example nating case is, ano yun natin? Rape. So, rape tayo. Para mas maintindihan natin, ito example tayo. Kunwari, ang, di ba, pag rape, as the book two says, rape is a public wreck. Ang rape ay ginawa mo, ano siya, yung rape, you're having a carnal knowledge. A man who are having a carnal knowledge to a woman. So, as the new law, ha, ang offender pa rin ng crime ng rape before kasi lalaki lang. So, ngayon, pwedeng lalaki at babae. So, you're having a carnal knowledge na against the will ng tao. Even though ay gumamit ka pa ng you ng threat, ng force, ng intimidation para makuha mo yung gusto mo. And as the Article 266 ng A ng Revised Penal Code sinasabi na kahit wala kang threat, walang force, walang intimidation na ginawa, provided na ang biktima na ni-rape mo ay less than 12 years old, kahit as a general, kahit nasarapan pa si 12 years old, kahit ginusto ni 12 years old yung nangyari sa inyo, rape pa rin yun. Okay? Kasi, 12 years old pa ba? So, ganun ang scenario natin, no? Si A, ni-rape niya si B. And, ano yung mangyayari dyan? Since ang rape ay public crime, again, kung sinabi ko before, umaandar yan. Once na-file na yan, umaandar yan kahit hindi na kailangan i-follow up ni victim kasi ganun ang nature ng public crime. So, start tayo. We have five pillars here. First is the law enforcement pillar. Nakikita nyo ba, class? Yeah. Law enforcement pillar. The prosecution pillar. The court pillar. The correction pillar. Yeah, hindi na nag-voltage. Yeah, correction pillar. So, and the last pillar is the community. And dito siya sa may right. Yeah, the correction pillar. Ay, community. So, start tayo sa first. Paano siya naging integrated tool? Paano sila nagkakonekta-konekta? So, si A ni-rape si B. Since ang rape ay public crime, kahit hindi yan i-file mismo, no mismong, kahit hindi yan i-file mismo yung na-rape, kahit sino, kahit kapitbahay na may knowledge dun sa rape na nangyari, pwedeng i-file. Kunwari, yung chismosang kapitbahay ang nagsumbong sa police na ni-rape si B ni A. So, papasok siya dito sa law enforcement. Law enforcement, hindi yan yung police lang, hindi yan yung ganun. Pwedeng, person, lahat ng person na nag-enforce ng batas, MMDA, the PDEA. So, provided na criminal case, so police, di ba? Magpo-fall sa police. Pupunta yan sa women's desk ng PNP, si chismosang, ano, si, kaya minsan hindi naman lahat talaga negative ang nagagawa ng mga chismosa. Nakakatulong pa nga yan, eh, lalo na kapag ang mga, mismo yung party ng na-rape,
is walang pakialam, di ba? Minsan, umaano si Mosang. Kunwari ganon. Alam niya na ano, nakita ko, nire-rape ni A si B. Kunwari, ang nire-rape is babae. Kunwari, si Ana. Tapos, ang nang-rape is si Ben. So, nire-rape ni ano, nakita ko, ganyan. Since, di ba, we have the warrant, the arrest, we have the warrantless arrest. Kunwari, caught in the act ang nangyari. So, ang mangyari, warrantless arrest na yun, di ba? So, mula sa law enforcement, dito tayo sa a person who violated the law. So, ang nag-violate ng law dito is si Ben, na nang-rape kay Anna. So, ano mangyayari sa kanya sa susunod na araw? Will be apprehended by the police or any enforcement agency like NBI or narcotics group. So, NBI yun yung mga inaano yan, di ba? Yan ang National Bureau of Investigation, yung mga matataas na or mga hindi masyadong pangkaraniwang mga crime, di ba? Nagtutulungan, nagjo-joint efforts ng PNP and NBI. So, narcotics group, yun yung mga in relation sa drugs, di ba? Hindi lang naman police ang pwedeng humuli pagka mga drugs, di ba? The narcotics group, and et cetera. So, let's go on police, kasi it's rape. Kinaresto si Beth. So, after arrestohen, hindi ko na siya papasukan ng iba, no? Kasi, ano eh, hahalo na siya sa ibang law, like the criminal law 1 book 2 the evidence the yung ano natin court procedure criminal procedure hindi na natin siya haluan so ipapaliwanag ko lang siya based on criminal justice system para mas maintindihan siya ng first years so ganun na nangyari kinuha ng police pagkakuha ng police asusunod na mangyari dun dito. But the case may be diverted where no sufficient ground can sustain the complaint against the suspect. So, dun pa lang sa pulis, sasalain na yun eh. Ng pulis kung may sufficient ground ba yung pag-aresto namin. Malay mo, chismis lang yun, di ba? So, kaya nga di ba meron tayong discretion, di ba? It's the good judgment of the police to whether to, for a prudent man to think na uy, wala namang basihan yung script na sinasabi. Nung pagpunta namin dun sa ano, sa mismong bahay na sinasabi na may rape na nangyari, mukhang okay naman. Or pwede na sabihin na rape kasi nakita namin, naabutan namin eh, ni-rape eh. O kaya naman, hindi nga nila naabutan, apan pag-apprehend, pagkuha sa dun sa ni-rape, talagang nakukonbinsin niya eh, na umiiyak pa or sinasabi, na-rape ako, ganito. May video pa nga ako, ganito, ganyan, di ba? So, doon pala sinasala na yan eh. Maraming tanong dyan. Kasi, na-experience personally, pag mahirap kasi siya pagka mere na kinukwento mo lang, na mere na, ano siya eh, more on, mere book. Kasi, yun, as for the na-experience mo, nakita mo, na kung ano yung proseso, doon pala sa pulis sinasala nila. May mga questions na sila, kung ano-ano. Kapag talaga nakita naman talaga the mere discretion ng police na meron, biyaan na nila yan sa kanilang, ano, diba? Yung incident report, papasulatin ka na kung ano-ano, magpa-file na yan ng kaso sa prosecution. Diba? Pupunta na yan sa second pillar sa prosecution. Pero, since na wala namang nakitang ground, sufficient ground, na may rape na nangyari, babalik siya sa, marirevert siya sa community. Babalik sa community kasi wala naman hindi naman lang rape si Ben eh baka ano-ano lang yun eh unjust vexation di ba ang unjust vexation natin nagfo-fall kapag hinalikan mo lang di ba nakakabuhisit yung mga ganun kunwari halik lang pala hindi naman carnal knowledge hindi yun rape di ba o kaya naman hinawakan lang yung mukha o kaya naman hinipuan lang pag hinipuan lang di ba yung mga yan yung acts of lasciviousness natin. Kasi hipo-hipo lang yun eh. Pero, one of the case na, tandaan nyo to, class, intention lagi ang tinitingnan. Kahit hinipuan ka sa dede, kahit hinipuan ka sa person sa private part, provided na ang intention lang pala ni lalaki is buisitin ka, magpo-fall sa unjust vexation. Ganun siya.
Tandaan ng rape, carnal knowledge. So, kunwari, ganun ang naging senaryo. Hinipuan siya dahil nang aasar lang. So, magpo-file na lang ng case na hindi rape. Pero kung wala talaga, yun klas ha, laging intention ang tinitingnan. So, pag wala talagang intention, napu-fall siya sa iba. So, parang sa, ano no, parang pag sa, pag sa pagpatay, di ba, homicide, murder, pag wala naman talagang intention to kill, kahit na ano ka pa sa liig o na-slash ka sa liig, di ba, hindi siya magpo-fall sa homicide. Kasi wala naman intention to kill. So, laging intention ang mahalaga kapag nag-judge tayo kung saan siya magpo-fall na crime. So, pwede mag-fall lang siya sa serious physical injury. Sa physical injury, laging tinitingnan ang intention. So, ganun class ha. So, ang scenario, kapag pa hindi naman rape, magbabalik siya sa papalayain si Ben. Kasi, nangangasar lang pala. Pero kung talagang rape siya, a-under na siya sa second pillar natin sa prosecution. So, here is the second pillar na prosecution. So, itong si police, magpa-file siya ng case, ipapasa niya sa prosecution. Hindi naman yan diretso sa korte, sa prosecution muna yan. So, si prosecution ang magpa-prosecute for the alleged offense committed. So, paano yun? Paano po-prosecute ni prosecution ang alleged offense committed? Siyempre, i-review yan ni prosecution. Titingnan kung may medical legal, di ba? Ang mga medical legal, kung talagang may laceration ba sa hymen, kung rape talaga, or titingnan yung mga ebidensya like the witness, yung mga sinumpa ang salaysay ng mga witnesses, mga videographs, CCTVs, and kapag in the mere discretion ni prosecution na there is a probable cause na may sapat na basehan ni legal grounds na ito ay rape talaga, si prosecution ipapail niya sa second pillar, sa korte. Sa court pillar. Pero, ito nga yung tanong eh. Ano po yung mga parameters sa mga para masabi ni prosecution na may legal grounds? May probable cause ang isang krimen? Walang parameters. It's mere on discretion ni prosecution. Nasa kanya yung discretion na tingnan kung may probable cause o wala. Okay? So, kung ang nangyari is upon review, diba ito, sa susunod nun, but the case may be diverted where no probable cause can sustain. Ang tanong dito, may probable cause ba o wala? Kapag may probable cause, pupunta ng court pillar. Pag walang probable cause, ibabalik si akusado sa community. I-revert siya sa community. So, may probable cause. So, aandar tayo na sa third pillar, sa court pillar. So, sa court, yung paglilitisin ka. Naglalabas na ng warrant of arrest sa korte para kung nasa at large naman ang nang rape, warrant of arrest, di ba? Kung hindi naman sa at large, kung kinulong sa jail, lock-up jail ni police, so papatawag. Doon na mangyari yung trial court, di ba? Yung arraignment, tatanungin ka ba? Plea guilty or not guilty, di ba? So, doon na yung magsistart. The mere na magsabi na nag-enter siya ng arraignment, doon na didire-diretso na yung trial niyan. So, yeah. Tried before the court. So, hindi tayo magpapasok ng mga ibang wordings dito ha, kasi malilito na kayo. Pero, it may be, but the case may be diverted where the evidence is not enough for the conviction of the offender. Tandaan, pag criminal case, proof beyond reasonable doubt. Justice is not perfect, diba? Kasi, ang justicia, binabase rin naman niya sa crucial na pag-aaral ng mga ebidensyang meron sa harapan ni judge, diba? Pero kung kulang naman yung ebidensya, there is a doubt. Kaya nga, diba, proof beyond reasonable doubt. Kailangan lang mga pruweba, malayong-malayo, walang kahit kakonti-konting katiting ng pagdududa.
So, kailangan, sapat ang ebidensya, pero kung wala namang, the case may be diverted pag hindi enough ang ebidensya para makonvict si offender, ang gagawin, babalik sa community. Reverted to the community. So, ganun siya, no? Plus, paano kapag, upon sa trial is, proof beyond reasonable, guilty siya, beyond reasonable doubt, guilty ka. Nang walang kahit na konting pagdududa, pupunta ka na sa ika-apat na pillar. This is the correction pillar. So, correction pillar, it may be the jail or the prison, di ba? Kaya nga, di ba tayo may mga different kinds of prisoner tayo. The national prisoner, the provincial prisoner, the municipal prisoner, so on and so forth. So, if the pupunta ka sa kapag ka ang penalty mo, di ba? Ang penalty mo is, di ba, ang segregation yan upon the penalty. So, sabihin natin na provided na rape ka, ang yung penalty dyan is, what? Hindi kasi yan class depende. Kasi di ba may indefinite sentence tayo. So, ang nag-judge nun kung ano talaga ang pinaka-penalty, di ba? Si court. Si judge, I mean. So, for an instance, si Anna nabaliw siya nung occasion ng rape. So, later on, nagka-schizophrenia. And, may nakikita na siyang the general sentence, nabaliw. Ang penalty kasi nung reclusion perpetua to death na. So, mangyayari, kay Ben, ano na siyang klaseng prisoner? Tatawagin na siyang national prisoner, insular prisoner. Provided na ang penalty is 3 years pataas, 3 years and 1 day pataas. So, mangyari nun, makukulong siya sa national correction. Or in Bilibid, di ba? Yun ang mangyari. Pero, depende yun sa penalty palagi. Ah. Pero, provided na rape ang example natin. So, reclusion perpetua to death. So, naanon siya ng reclusion perpetua. So, ang mangyari nun, if the convicted either serves his sentence in jail or prison or placed in probation. So, ilalagay siya sa prison, sa jail, or sa probation. Class, probation will fall kapag first-time offender ka, ang penalty mo is less than 6 years. Diba? Ang probation natin. Tsaka ina-apply yan sa mere application yan. Hindi yan automatic. Diba? And jail is yung mga jail natin. Di ba pag mga city jail, kailangan, ang penalty mo, 1 day to 3 years lang, di ba? O kaya naman, pagka provincial jail, kailangan ng penalty mo yan, 6 months. 6 months is, 6 months and 1 day to 3 years. Pero, yeah, provided na rape, sa correction yan, ha? Prison. So, sana yun? Wait lang, class. Nalipat. So, yeah, nakulong na. Dito tayo. In case of imprisonment, full service of sentence, diversion takes place through the grant of parole, conditional pardon, probation is by use a diversional process. So, ganito. Marami kasing tawag yan, di ba? Pag diversion, intervention, nangyayari yung pag juvenile. Pag ang nandito is bata. So, ibang process yun, di ba? So, pag pinarolan, so, ibang topic ang parol. Kapag pinardon, iba rin yun, conditional pardon. Pero provided na nag-serve ng sentence si Ben, after niya na mag-serve ng sentence ng reclusion perpetua, babalik na siya sa community. Dito na siya babalik sa last pillar natin. So, kailangan sa last pillar natin, sa community, tinatanggap natin sila ng buo. Kahit na ex-convict sila, rapist sila before, provided na pinagdusahan na nila yung kanilang kasalanan, di ba dapat tinatanggap natin sila? Hindi natin sila ililabel na, uy, ano yun dati? Ex-convict yan, rapist yan. So, itong si Kuya Ben, nag-apply ng trabaho, hindi siya tinatanggap, o kaya naman, wait lang, may tumatawag. So, kailangan tinatanggap natin sila sa trabaho,
at hindi natin sila nililabel. So, ganun. Kasi, guys, pagka hindi naman, guys, class kasi pag hindi natin sila tinanggap tayo in our community, pag nalabel pa rin silang ex-convict at rapist, di ba babalik pa rin sila sa proseso na yun? Uulitin pa rin nila. Kasi ganun pa rin naman eh. Hindi pa rin naman sila tinatanggap ng tao kahit na pinagdusahan na nila sa kulungan yung kanilang kasalanan. So, anong nangyayari? Umuulit. Di ba? Umuulit siya. Gagawa na naman ng krimen si, ano, si Ben. Pupunta na naman siya sa pulis at babalik na naman siya sa cycle na to. Diba? So, ganun. Kaya, mahalaga class na bilang part ng community. Kung hindi ka magiging convict, hindi ka mag-ano, magagawa ng kasalanan. So, bilang part ng community, kailangan kasama tayo sa process na to. Sa pillar na yan, tandaan nyo, pag may isang hindi magandang nangyari, may collapse, lahat yan, buong system na yan, ay hindi magiging maganda ang kinalabasan. Hindi natin mapiprevent ang crime at hindi natin masusuppress. Okay? So, I hope clear yan, class. So, next, ano na tayo ha? Slide na tayo. So, ito na. Question. So, sa Q&A tayo para mas maintindihan natin. Question is, it is a change made by the president on the decision of the court by reducing the degree of penalty imposed upon the convicted felon. So, first, we have the... Ano siya? Ang tanong ginagawa ng presidente in relying to the decision of the court na nire-reduce nila yung penalty. Diba? Una, anong sagot dito? Amnesty ba? Pardon, commutation of sentence, and conditional pardon. The answer dyan, class, is the commutation of sentence. Bakit? Bakit? So, amnesty is a, ito yung binibigay sa, ito lang, may tumatawag. Kasi diba, class, ang amnesty, binibigay yan sa group of individual, yun yung mga political prisoner. Pardon, yan yung binibigay ng chief executive, pinapatawad ka, di ba? We have the conditional and the absolute pardon. Na-extend yan ni President. Yun nangyari kay Senator Robin Padilla, di ba? Na binigay ni President Duterte, the absolute pardon. So, the conditional pardon, pardon din siya, pero may mga certain exemptions, may mga certain, ano siya. So, it could be, ano lang, it could be, na-pardon ko nga, pero hindi ka pwedeng mag-travel sa ibang lugar. May mga restrictions. So, commutation of sentence, yan yung reducing the degree of penalty imposed made by president through the court. So, diba, ang simple ng paliwanag. So, yeah, the next slide. Question number 2. It is general pardon extended to the group or classes of persons and exercised by the president with concurrence of Congress. It is usually given to political offenders. Tandaan nyo yung ano natin, code natin, the political offenders. Its purpose is to bring about the return of dissidents and recalcitrant members of our population to their homes and for resumption of their local pursuit. So, the answer would be here is the amnesty. Pardon, binibigay to sa individual. Okay? Commutation of sentence, yung nire-reduce ang sentence by president through court. So, conditional pardon, pardon siya, pero may mga restrictions. So, amnesty, tandaan nyo ha, ini-extend to sa group of class of person. Sa grupo or klase ng person na political offender. Sino nagbibigay? Si president. Okay? So, yeah. Next slide. Question comprises all the means used to enforce the standards of conduct which are deemed necessary to protect individuals and to maintain general community well-being. So, ano to class? Ito yung topic natin ngayon. It's the criminal justice system. We are using all the means. Diba? To enforce the standard of conduct necessary to protect the individual and maintain the general community well-being. So, yan.
Diba? The machinery that being used with the government, diba? And the society para maprotektahan at maprevent ang crime. So, the answer here is the criminal justice system. Next, it is stage where the accused is formally informed of the charge against him by reading before him the information or complaint and asking him whether he pleads guilty or not guilty. So, ito yung nangyayari sa ikatlong natin pillar sa court. So, ito yung tinatanong ka kung guilty ka ba or not guilty, di ba? So, that is the, anong sagot dito, class? Arraignment. So, ang arraignment, ang tanong, ma'am, pwede po ba mag-arraignment ng walang, hindi, wala dun si, ano, akusado? Yung attorney niya lang? Hindi. Dapat personally, ha? Personally, ang arraignment ginagawa, yan, ng akusado. Kasi tatanungin ka dyan eh, anong plead mo sa mga akusado? Guilty ka ba or not guilty? So, you can plead not guilty at all, diba? So, yun yung sagot chat. Next slide. It is created to amicably settle cases within their respective barangay, punishable by imprisonment not exceeding 1 year. So, we have the barangay court system. Diba? Yung iba yung process dyan. Diba? Hindi naman lahat-lahat ng krimen, dire-diretso agad sa police. Kung hanggat maaari, ano pa yan ng barangay court system, naayos pa yan ng barangay court system, di ba, inaayos mo, nagsabunutan, nagpatayan, nagsabunutan, nagsabi na kung ano-ano masasakit na salita, di ba, inaano pa yun eh, may settlement pa yun na ginagawa sa barangay, bago na yan i-aakyat sa police. Pero pag public crime at hindi na yung dadaan sa barangay. Kasi di ba yung mga napapanood natin sa tulpo, rape na nga, dinaan pa nila sa barangay. Diretso po yun sa police pag mga ganun. Okay? Kasi ang mga hawak lang na case ng ating barangay court system is imprisonment not exceeding 1 year. So, mga imprisonment na 6 months lang, o pwede na lang yung isettle muna natin dito. Pero pag mga 1 year na yun, di ba, rape? It's rape is reclusion perpetual to death. Depende pa kung nagbaliw, kung nagka-HIV, kung nagka-ano. Hindi din yung dadaan sa barangay court. Again, hindi dadaan yung sa barangay. Itignan natin yung penalty, ha? Penalty matters. Kung saan jurisdiction siya nagpo-fall. Regional trial court, municipal trial court, municipal circuit trial court, diba? May mga jurisdiction yan. Next slide. These are the rights required to be recited by the police officer except such information will be imperil the arrest. Class, andaan nyo to. Ano yung sinasabi ng police bago ka hulihin, diba? Kahit may search, may sir, arrest warrant ka. Hindi nila pwedeng kalad ka rin bigla. Di ba? Babasahan ka nila ng iyong Miranda rights. Miranda rights, yung sabi, you have the right to remain silent. Anything that you will say will be used against you in a court of law. And you have the right to have an attorney. If you cannot afford one, the government will give you attorney of your choice. Di ba? Yan ang Miranda rights natin. Ganito, class. May isa kasing scenario na talagang nangyayari sa sarili life. Tandaan nyo to, ha? Kapag ang police inaresto ka, hindi ka binasahan ng Miranda rights. Ano yan? Unlawful arrest. Magpo-fall siya sa unlawful arrest kasi hindi naging lawful ang isang aresto. Pag-aresto na hindi ka babasahan ng karapatan mo ng Miranda rights. Kasi nangyari to, may ni-raid. I think, ni-raid yung prostitution siya. Isa siyang bahay aliwa na ni-raid. And then, inaresto lang sila kasi di ba caught in the act yun. Hindi sila binasahan ng kahit na anong papel, hindi sila binasahan ng kahit na anong sinabi. Basta, diniretso lang sila sa lock-up jail. And then, lawful yun. That would not be lawful at all. Unlawful yun. Kasi wala namang sinabi sa inyo, you have to write or me silent. And thing you say, walang ganon. So, lahat ng mga forms ni ate, lahat ng mga forms na dumadaan sa kanya, sinusulatan niya. Not recited the Miranda rights. Lahat ng mga forms na binibigay sa kanya ng police. Kaya nung final na yung papel, kasi diba ipapail yan ng police sa prosecution. Pagkita ng prosecution, oh,
May sinulat dito. Invoking the right to his Miranda rights na kailangan sabihin. And, di ba, ang prosecution na magtitingin kung mayroon ba itong probable cause na dapat ka ba ito isampas up court. Upon seeing na ganun, hindi mo pala ito binasahan ng Miranda rights eh. Hindi na umabot sa korte yun. Tandaan pa sa mahalaga ang Miranda rights. To become a arrest lawful. Kasi ba, upon seeing na prosecution na unlawful arrest eh, wala naman oh, sinulat oh. Wala naman kayong binaba, wala kayong binasang Miranda rights. Tandaan nyo ha, nagiging pulis kayo balang araw. Kung gusto nyo maging lawful ang arrest na gagawin nyo, basahan nyo lang Miranda rights. Okay? Kasi sayang. And you have all the evidence, tapos yung proseso nyo yung mali. Diba? Basahan nyo ng Miranda rights. So, ito na. It is considered as the weakest link of Philippine criminal justice system because of its failure to rehabilitate the inmates after serving the sentence. So again, what I've been saying before, ang pinaka-weak natin na pillar is the correction. The correction, I mean. Yeah, the corrections. Bakit? Kasi nga congested. Sobrang siksikan. Diba? Ang ating congestion rate nasa 330%. And mahirap magbagong buhay sa isang lugar na kailangan mong mabuhay araw-araw. Mahirap magbagong buhay sa isang lugar na di ka makatulog ng maayos, na binubugbog ka sa loob, na walang place para sa rehabilitation at all. Kasi nakikita mo araw-araw ang buhay laban para ka mabuhay. Ganun. Kaya, weakest link siya. Kasi, ang dami-dami na nagkalabas. Di ba, dapat magtanda na sila. Hindi, umuulit sila, nagiging recidivist, nagiging habitual delinquent, habitual criminal. So, get been considered as the weakest link. Dahil doon. Okay, class? So, yeah. Next slide. So, yeah. End of topic 1 na. Tapos na tayo sa topic 1. So, next na tayo na sa topic 2 natin. Yung topic 2 natin, the essence of justice. So, yun. Thank you, class. Huwag niyo kalimutang mag attendance sa ating description box. Box below, lalagay ko yung attendance link natin. Okay? Thank you!